Patuloy ang bakbakan ng Israel at Hamas kung saan ilang mismong kababayan pala natin ang nasa frontline. Live na magbabalita si Rainiel Pawid mula sa Tel Aviv sa Israel. Rainiel, kamusta dyan? Chiki, tama ka, no? Sa pagpapatuloy nga ng gyera dito sa Israel ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung ilan sa may mga dugong Pinoy na bahagi na nga ng Israel Defense Forces. Siya si Alex Matias, tubong Nueva Ecija na nananatili rito sa Israel. Hindi siya caregiver o negosyante rito, kundi miyembro ng Israel Defense Forces na nakadestino malapit sa Gaza Strip. Nakilala namin siya rito sa Tel Aviv kung saan binisita niya ang kanyang ina. Binabantayan natin yung mga daan. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga ganon. Para sa yan. Hindi, aid. Yung mga talagang equipment, army equipment. Mga tanke. Balik trabaho na ulit si Alex, kaya ang nanay niya hindi maiwasang mag-alala. Hindi na ako mapakali, sa totoo lang. Itinetext ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something na ikaw ay okay, ganon. Ganon yung ginagawa. Sa tala ng Filipino community rito sa Israel, mayroong 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Karamihan sa kanila dito na ipinanganak at nakapagtapos ng pag-aaral. Nakilala rin namin dito ang dalawang Pinay na miyembro rin ng IDF. Si Penelope nagbabantay sa mga aircraft na nais magbagsak ng raket sa Israel. There's nothing a man can do that a woman cannot do better. At si Karen, nakatutok sa Iron Dome system ng Israel. I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers. And then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Para hindi po bagsak ang mga rockets dito sa Israel. Nag-iba man ang citizenship ni na Alex, Penelope at Karen dahil sa pagsali sa armed forces ng Israel, nananalaytay pa rin sa kanila ang tapang ng dugong Pinoy. Yung mga yan, siyempre, by virtue of joining armed forces of a foreign country, they effectively lost their Philippine citizenship. So, but of course, pinagdadasal natin sila at tinaasahan natin na sila ay magiging safe. Chiki, pasado alas 10 nga kagabi, Israeli time ay tumunog yung siren alarm dito sa buong syudad ng Tel Aviv. Sa ganong pagkakataon ay pinapayuhan yung lahat na humanap ng ligtas na masisilungan o doon sa bomb shelter. Ngayon naman, yung Philippine Embassy ay nagpaalala na rin dito sa ating mga kababayan na kahit na humuhupa-hupa na yung gyera dito sa buong syudad ng Tel Aviv ay magdoble ingat pa rin, lalong-lalo na nga sa mga peak hours ng 7 to 10 p.m. kung saan nga doon na nagtatarget yung Hamas ng kanilang rocket dito sa Israel. Chiki. Daghang salamat at ingat kayo dyan, Rainiel Pawid.